Huwag natin siyang idawit sa ating usapan, Juanito. Talaga kang patay na patay sa pamangking ngayong Alin Victorinano. Teka nga pala. Nabalitaan ko si Tiburcio de Espada, ang doktor, doktora sa Alin Victorinay. Nagtatakos sa bahay ng aming mong Padre Florentino, ano, hindi ba? Ha? Aba, eh, wala akong alam tungkol doon. Bilang ganti, ang balita ko nga nito, ikaw ang pakakasalanan ni Aling Victorina. Sa oras na mamatay si Dr. Tiburcio de Espada niya. Isigangin, marami naman ang kasalanan. Wala pa naman ng ganun kalaki para palusahan ako ng Diyos na mapangasawa ang bruhang iyon. Talaga naman. Juanito, binuksan na pinto ng bupete. Wala na panauwi si Ginoong Pasta. Maari na ba ako? Sige, Gary. Alis na ako. Wala ko parang sa mga ganyan paraan. Sa mga mahabang mo sa mga ganyan. Sige, paalam. Paalam sa'yo. Nung pinag-uusapan nila ni Isagani at Juanito Pedaas tungkol kay Ginoong Pasta, si Ginoong Pasta lumabas na galing bupete at siyang nakipagkita kay Isagani. Magandang hapon po, Ginoong Pasta. Oh, ikaw pala binata. Hindi ka nagdala. Kapusta na ang kaibigan kong si Padre Polarandino? Mabuti po. Maraming salamat po, Ginoong Pasta. Ano na sadyang magdito, binata? Una po, Ginoong Pasta, ay nagpapasalamat ako at nabigyan ninyo ng pagkakataong makausap kayo. Hindi man po dapat ako po ang napagsunduan ng pangkat na kabantaang kumakatawan sa kanila upang humingi ng iyong mahalagang tulong. Tulong saan ang bagay? Tungkol po ito sa panukalan na itapatatag namin na sa Universidad na Akademya na ipatatag ang wikang Kastila. Panukala? Panukala, ito ay bayan ng panukala. Ang panukalat kong ito, Ginoong Pasta, ay sa ikauunlad ng kaisipan at pagkatuto ng mga kabataan sa maraming pagbabago na nagaganap ngayon sa buong mundo. Ganun ba? Opo, mahal na Ginoo. At nagtutulungan kami mga kabataan na tumulong sa inyo. Bakit sa akin? Dahil kayo po ang kilalang pinakamatalinong Pilipino na nananggol sa ating bansa. At kaya ang sinasangguni na maraming matataas na ating pinunong bayan at mga makakapangyarihang private. Ano ang kinalaman niyo sa aming panukala? Natitiyak po namin na sasangguniin din kayo ni Ginoong Kustodyo. Oo. At kung papalarin po kami mga kabataan sa inyong pagtulong, ihahatid iyon ni Ginoong Kustodyo sa Vice Rector ng Universidad. Mapagpatibay po ng akademya, alam na alam po namin na kayo'y may malaking pagtingin sa ating bayan. Talaga? Walang mamumuna sa akin sa pag-ibig, sa tinubuang lupa at nagpaghangad ng pagsulong, pero batid ba niya ang aking kalagayan, kalagayan lubhang maselan? Kalagayan pong lubhang maselan, Ginoo. Marami akong pag-aari. Kailangan kumilos ng lubhang maingat. Hindi ako maaaring basta sumugba. Ginoo, hindi po namin hangaring ilagay kayo sa kigitan. Dahil na kayo, kailangan ng kapwa Pilipino. Wala naman pong anumang kasamaan ang hangari namin lalabag sa kautusan ng pamahalaan. Binata, kung ang panukala ay magagaling sa iba, lilitaw na magmumukha ang pamahalaan na wastong pag tingin sa kanyang sako. Sa mga problema ng bayan, hindi kayo magkakaroon ng karera, ni hindi kayo magkakaasawa, ni hindi kayo magiging anaman, pag-iiwanan kayo ng lahat at unang-unang magtatawa sa inyong kalinisang ugali ay ang inyong mga kababayan. Ngunit Ginoo, kaya po tayo nagkapalad matuto ay para gamitin ang biyayang ito sa kabubutin ng nakaraming aba at mangmang sa ating kaawa-awang bayan. Maniwala kayo sa akin. Ayokong magsisi kayo, binata. Ako ay maaalala rin ninyo at sasabihan
niyong may katwiran ako pag kayo'y nagkaroon ng mga ubang kagaya ko. Mga ubang kagaya nito. Pag nagkaroon na po ako ng mga ganyang uban, Ginoo, ibig ko po sanang nakapaglingkod ako kahit bahagya sa aking mga kababayan at... Kalokohan. Maniwala kayo sa aking binata. Kalokohan. Pag nalingon ako ang nakaraan at nakita kong wala akong ginawa kundi ang ukol sa sarili at hindi ginawa ang maaaring gawin at dapat kong gawing ukol sa bayan ng bigay sa akin ng lahat. Ukol sa mga mamamayang tumutulong sa aking kabuhayan. Ayan o? Ang bawat uban ay magiging isang tinig sa akin at hindi ko ikakarangal kundi bangkus at ikakahiya. Si Simon ay bumisita kay Basilio at nang kanilang mapag-usapan ang himagsikang ganti ni Simon ay naibigkas niya na lahat ng plano ay para lamang kay Maria Clara. Si Basilio ay nagulat sa pagbigkas si Simon dahil si Maria Clara ay patagal ng patay. Si Simon naman ay tulalang nagulat at nawalan ng pagpingil sa sarili. Ano yung posibilidad ito? Si Maria Clara ay patay na! Patay? Paano nangyari yun? Kaya na hapon ang siya ay mamatay. Napuron ako sa kumbento upang makibalita ng sabihin nila sa akin ng lahat. Pagbalik ko ay isang liham walang kay Padre Salvi na pinaaabot kay Kapitan Tiago ang dala ni Padre Eren. At dahil na rin sa sulat na ito, kaya't nangis ang Kapitan. Hindi maaari ito! Hindi pala si Maria Clara! Ililigtas ko siya ngayon! Ginoong Simon, huminangin ka! Wala na tayong magagawa kundi tanggapin ang katapanghal. Bumatay siya. Nang hindi mo nang nilalaman na ako'y buhay. Bumatay siya. Nang hindi mo niya na alam na nandito ang pangayon na siya. Maghiya! Kaawa-awang tao. Naghirap siya. Nagtiis siya ng napakahabang panahon para sa kanyang iibig. At ito ang makukuha niyang ganti. Sadyang mapanghulan ng damdam. Halita, aking mahal. Oo, Juanito. Naparito ka ata.